Hello mga ka-JVlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-review natin itong Realme 7 Pro. So tara mga ka-JVlog, check natin! Shoutout kay John Nerida, kay Amy Castellano, kay Ken TV, kay Lance Timothy Cruz, kay Kevin Gatdula, kay Lance Samonte, at kay Mark Marasigan. Maraming salamat mga ka-JVlog sa suporta. So ito na mga ka-JVlog, yung moment na inabangan natin ang official price ni Realme 7 Pro. So itong si Realme 7 Pro ay merong official price dito sa Philippines na 17,990 pesos. Or almost 18,000 pesos na merong 8GB RAM at 128GB ang internal storage. So isang variant lang pala ang marirelease dito sa Philippines. At ang maganda dito, merong special offer si Realme para sa inyo. Pag bumili kayo netong Realme 7 Pro from September 30 to October 4, 2020, makakakuha kayo ng automatic umbrella and Realme band worth 2,390 pesos. At pagdating naman sa home credit starting September 30, 2020, ang Realme 7 Pro ay available sa 0% installment plan of 6 months and 9 months. Tapos meron silang special offer. First 10 purchaser of the Realme 7 Pro will be getting a free Realme Buds Q worth 1,490 pesos. So yan mga JVlog, kung napupusuan nyo tong si Realme 7 Pro, makakuha kayo ng freebie pag una kayong nakabili nito. At yun nga, sayang din yung libre na yan mga JVlog, yan yung bago nilang labas na AIoT, ang Realme Buds Q. Na syempre natry ko na yung earphone na yan, napakaganda ng sound quality niyan. Ilalagay ko pala sa description down below yung mga participating branches ng kanilang promo. And pagdating naman sa kanilang Lazada official store, sa September 30 starting 1 PM, first 200 purchasers ng Realme 7 Pro ay makakakuha ng Realme Buds Q. So hindi lang sa physical store mga ka-JVlog yung may libreng Realme Buds Q, pati na rin sa kanilang official store sa Lazada. At mas malaki yung chance nyo dito kasi first 200 purchaser. Pagdating naman sa credit card installment, available siya sa 6 and 12 months 0% interest via major credit cards in participating stores nationwide. So yan mga ka-JVlog, nakaka-excite talaga yung mga offers ni Realme dito sa Realme 7 Pro. Kaya ano pang hinihintay nyo mga ka-JVlog, kung napupusuan nyo itong si Realme 7 Pro, mag-avail na kayo ng mas maaga para makakuha kayo ng mga freebies. So mga ka-JVlog, share ko lang sa inyo yung mga nagustuhan ko dito sa Realme 7 Pro. Number 1, sa kanyang Super AMOLED display. Ito yung pinaka napansin ko dito sa Realme 7 Pro nung una kong hinawakan itong smartphone na to. Yung napagandang display niya. So bagong addition tong Super AMOLED display sa Realme 7 Pro, kasi dun sa previous na Realme 6 Pro, IPS LCD display ang ginamit nila. Pero merong 90Hz display yon. Yun nga lang ang downside dito sa Realme 7 Pro, meron siyang Super AMOLED display pero hanggang 60Hz refresh rate lang siya. Pero para sa akin, mas na-enjoy ko yung Super AMOLED display ni Realme 7 Pro, lalo na pag naglalaro ako dito at pag nanonood ng movies. Mas maganda yung color accuracy ng display niya. Number 2, sa kanyang 65W Super Dark Charge. Ito yung pinaka main feature ng smartphone na to, yung kanyang napakatulin na fast charging. And yes, na-try ko na yan personally yung 65W Super Dark Charge niya. At ganun nga kabilis mga ka-JVlog, wala pang isang oras, mapu-full charge niya na yung kanyang battery capacity na 4,500 mAh. Ngayon 2020, mapu-full charge yun na yung ganitong kalaking battery capacity nang wala pang isang oras. Kaya napagandang innovation yung 65W Super Dark Charge dito sa Realme 7 Pro. Kaya no need to worry pag nalobat kayo dito sa smartphone na to, sobrang bilis naman mag-full charge niyan. Number 3, sa kanyang punch hole display. So ito rin yung bago dito sa Realme 7 Pro. Compared dun kasi sa Realme 6 Pro, dalawa yung front camera niya, isa yung ultra wide. So dito sa Realme 7 Pro, inalisan nila yung ultra wide para mas ma-maximize pa nila yung screen dito sa smartphone na to. So napakaliit lang nung punch hole display netong si Realme 7 Pro. So mas may enjoy pa natin yung viewing experience dito sa Realme 7 Pro salamat sa kanyang full view display. Number 4, sa kanyang Sony 64 megapixel. So nung kinamera test ko tong si Realme 7 Pro, sobrang na-amaze ako sa photo quality na napoproduce nitong si Realme 7 Pro.
sobrang linaw mga J-Vlog. And mamaya sa review na to, magpapakita pa ako sa inyo ng mga photo samples netong si Realme 7 Pro. Grabe linaw nung kanyang camera, tapos idagdag niya pa yung feature nung camera app niya na dazzle color, na mas pinapaganda niya pa yung color accuracy ng photo niyo. Tapos maganda rin siyang pang video kasi yung pinaka-max na resolution niya is 4K resolution. Kaya hands down ako sa camera performance nitong si Realme 7 Pro. At maganda rin yung kanyang night mode. Sobrang linaw mga ka-J-Vlog, kahit na wala kayong gamiting flash, malinaw pa rin yung kakalabasan ng photo nyo pag ginamit nyo yung night mode niya. Number 5 sa kanyang 32 megapixel front camera. So yun, hindi lang sa rear camera maganda itong si Realme 7 Pro, malinaw din yung kanyang front camera. So perfect to syempre sa mga taong mahilig mag-selfie dyan. Mabibigyan niya kayo ng high quality na selfie. Number 6 sa kanyang ultra steady mode. So na-try ko na tong mode na to sa Realme 6 Pro before. Napakagandang feature yan nung camera niya mga ka-J-Vlog, yung sobrang lupit na video stabilization niya. Number 7 sa kanyang dual stereo speaker. So napakaganda nung sound quality nung speaker nito mga ka-J-Vlog, napakalakas. Perfect yung ganitong setup ng speaker habang naglalaro kayo, kasi kahit na matakpan nyo yung speaker niya sa baba, meron pa naman siyang isang speaker grills dun sa earpiece, kaya hindi magdi-distort yung sound niya. Number 8 sa kanyang design. Tulad dun sa sinabi ko sa unboxing video, nagustuhan ko yung design netong si Realme 7 Pro. Meron siyang premium look. Inaasahan ko na yan sa Realme kasi lahat ng smartphone na nilalabas sila ay meron mga gandang design. Number 9, meron siyang matte finish na back cover. So ito yung major improvement na nangyari dito sa Realme 7 Pro compared dun sa Realme 6 Pro. Nag-decide na si Realme gawing matte finish yung back cover netong si Realme 7 Pro. Kasi mas maganda yung ganitong back cover compared sa glossy finish. Anti-fingerprint na siya at anti-glare pa. So yun lang mga ka-J-Vlog, yung mga nagustuhan ko dito sa Realme 7 Pro. Sana po nakatulong po sa inyo ito kung nagde-decide kayong bumili netong bagong napakalupit na mid-range phone ni Realme. Next naman dito tayo sa design at sa build quality ni Realme 7 Pro. So yung kanyang back cover ay gawa pa rin sa plastic material. So nung una kong hinawakan itong si Realme 7 Pro, akala ko glass yung kanyang back cover, pero plastic pa rin siya mga ka-J-Vlog. Pero ang maganda naman dito sa Realme 7 Pro, nag-improve naman yung kanyang finish. Mas maganda na dahil meron na siyang matte finish compared dun sa Realme 6 Pro na merong glossy finish. And yun nga, nung ginagamit ko yung Realme 6 Pro ko noon, sobrang prone noon sa mga fingerprint smudges at kitang-kita yung mga micro scratches. May iba na ngayon yan dito sa Realme 7 Pro dahil mas okay na siya mga ka-J-Vlog, anti-fingerprint na siya. Tapos meron ding effect yung kanyang back cover pag tinitilt natin sa light. Ayan, napakaganda oh. O diba? Para sa akin, napakaganda nung design netong si Realme 7 Pro. Magaan din pala siya at manipis. And pagdating naman sa frame niya, meron siyang matte finish. Tapos sa right side, nandito ang kanyang power button. Sa taas naman, nandito ang kanyang microphone. Sa left side, nandito ang kanyang SIM card slot at ang volume rocker. At sa baba naman, nandito ang 3.5mm headphone jack niya, microphone, USB Type-C port at speaker grills. Meron pa siyang isang speaker grills mga ka-J-Vlog, at nandito yan sa kanyang earpiece. So meron siyang dual stereo speakers. Sa likod naman, nasa upper left corner yung kanyang napaka-astig na quad rear camera. At kung mapansin nyo, wala tayong fingerprint scanner dito sa kanyang likod or sa side dahil meron siyang in-display fingerprint scanner. Si Realme 7 Pro ay merong quad rear camera. Yung main camera niya ay Sony 64 megapixel f1.8 aperture. Meron siyang 8 megapixel ultra wide na merong f2.3 aperture, 2 megapixel black and white portrait camera na merong f2.4 aperture, at 2 megapixel macro lens na merong f2.4 aperture. Capable siya ng 4K video recording at meron siyang ultra steady video stabilization. Sa front camera naman, meron siyang 32 megapixel f2.5 aperture.
video sample rear camera of the Realme 7 Pro. Ang pinakamax sa resolution niya is 4K resolution, pero ang gamit nating resolution ngayon is Full HD 1080p at 60 frames per second. So dito pa lang sa ano na to, malinaw na rin yun. Nice. Video sample ultra steady mode of the Realme 7 Pro. Ang pinakamax sa resolution na ma-offer niya is Full HD 1080p at 30 frames per second. So yan, sinishake-shake ko na yung phone ngayon. At kung makikita nyo, napaka-steady at naka-max to, yung ultra-steady niya. Ayan, super shake yung ginagawa ko dyan. Nice. Ayan, nanginginig for example. Ayan, nanginginig yung kamay ko. Video sample ultra-wide camera of the Realme 7 Pro. Ang pinakamax sa resolution niya is Full HD 1080p at 30 frames per second. Video sample front-facing camera of the Realme 7 Pro. Ang pinakamax na resolution niya is 1080p at 30 frames per second. At medyo maraw dito sa taas. Pero napakaganda rin ng quality ng front-facing camera niya sa video. So perfect to. Itong smartphone na to for vloggers. Diba? Ganda rin. No? Ganda ng quality. Okay. Sa display, meron siyang 6.4 inches. Super AMOLED display na merong resolution na Full HD Plus 1080 by 2400 pixels na merong 90.8 screen to body ratio. And of course, meron siyang punch hole display. Sa OS naman, out of the box, meron siyang Android 10 with Realme UI. Sa chipset, meron siyang Qualcomm Snapdragon 720G. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.3 GHz. Sa GPU, meron siyang Adreno 618. Pagdating naman sa RAM, meron siyang 8GB RAM at 128GB ang internal storage. Ito pa ang good news dito, expandable pa ang kanyang storage via micro SD card. Meron siyang USB Type-C port at dalawang kanyang biometrics, face unlock at fingerprint scanner. At ang maganda sa kanyang fingerprint scanner, in-display na siya. Sa battery naman, meron siyang 4,500 mAh non-removable battery with 65W super dark charge na kayang i-full charge yung Realme 7 Pro sa loob lang ng 34 minutes. Speaker test naman tayo, so magpe-play ako ng vlog ko sa YouTube. Hello mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-review natin itong Realme 6 Pro. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. Shoutout kay John V. Frias, kay Realme 6 Pro, Realme Band. Mahal din yun mga ka-J-Vlog. Kaya kung napupusuhan nyo itong si Realme 6 Pro, i-purchase nyo na to sa May 27, sayang din yung Realme Band. Ayun nga, paunahan lang to. At meron silang special offline sale sa May 30 to 31 at sa June 6 to 7. So kung i-rate ko yung speaker niya, 1 ang lowest, 10 ang highest, ang score ko dito nasa 10. Sobrang nasatisfied ako sa speaker netong si Realme 7 Pro. Kung makikita nyo naman kanina, kahit takpan ko yung babang speaker grills niya, hindi nagdi-distort yung sound dahil meron pang isang speaker grills dun sa earpiece. So yun yung napagandang advantage ng dual stereo speaker. Malakas din yung speaker netong si Realme 7 Pro at maganda rin yung bass na na-produce niya. Biometrics test tayo. Tingnan natin kung fast and accurate ba yung biometrics ni Realme 7 Pro. Unahin muna natin yung kanyang in-display fingerprint scanner. So pagdating sa fingerprint scanner, fast and accurate siya kahit na in-display pa siya. Tapos ang maganda dito pag nag-scan kayo ng fingerprint nyo, merong animation sa kanyang screen. O, diba? So okay na okay yung in-display fingerprint scanner ni Realme 7 Pro. So pagdating sa kanyang face unlock, fast and accurate siya. About naman sa gaming performance nitong si Realme 7 Pro, naglaro ako ng tatlong games dito, tulad na lang ng Mobile Legends,
NBA 2K20 at Call of Duty Mobile. At lahat ng nilaro kong games dito, na-handle perfectly ni Realme 7 Pro nang walang kahirap-hirap, mga ka-JVlog. Sobrang smooth maglaro dito sa smartphone na to. At lahat ng games na nilaro ko dito ay naka-high settings. Pero yun nga lang ang downside dito sa Mobile Legends. Sa ngayon, wala pa siyang high frame rate mode at wala siyang ultra graphics. Pero sa settings ko na high graphics, satisfied naman ako sa gaming experience ko ng Mobile Legends dito sa Realme 7 Pro. Sobrang smooth siya. Wala akong experience na any frame drops habang naglalaro. And pagdating naman sa NBA 2K20, ang settings ko dito lahat nasa high settings. Sobrang smooth din siya. Wala akong experience na any frame drop. At maganda rin yung movement ng mga players. And same din naman sa Call of Duty Mobile. Ang settings ko dito nasa high din. Okay din yung movement ng mga players. Wala rin akong experience na any frame drops habang naglalaro. At ang maganda pa dito sa Realme 7 Pro, kaya masasabi kong maganda rin siyang pang gaming dahil sa kanyang Super AMOLED display. So pag naglalaro kayo dito sa Realme 7 Pro tapos naka high settings kayo, sobrang ganda ng graphics niya, mga ka-JVlog. Tapos idagdag nyo pa yung Super AMOLED display niya, sobrang ma-appreciate nyo yung display nito, mga ka-JVlog. Habang naglalaro kayo, idagdag nyo pa yung kanyang full view display. So yan para sa akin, maganda rin gaming phone itong si Realme 7 Pro dahil maganda ang kanyang processor, maganda ang kanyang display, at maganda ang kanyang battery performance. Battery test tayo dito sa Realme 7 Pro. Maglalaro tayo ng 30 minutes, tingnan natin kung ilang battery percent ang mababawas. So unahin muna natin lalaruin is Mobile Legends, at ito ang ating settings. So ang graphics natin nasa high, HD mode on, naka-on ang outlines at naka-on ang shadow. Pero kung makapansin nyo dito, mga ka-JVlog, walang high frame rate mode dito sa Realme 7 Pro. Pero hopefully sa mga next update, magkaroon na ng high frame rate mode din. Naka-full download na pala ang resources, at itong nagda-download na to is yung Magic Chess. So start tayo sa battery test. Nag-start tayo sa battery percent na 76%, 30 minutes. So mga ka-JVlog, 30 minutes na. Tingnan natin kung ilang battery percent na lang ang natira. So may natira na lang na 65% sa 30 minutes sa paglalaro dito sa Realme 7 Pro. So 11% lang ang nabawas. Si Realme 7 Pro pala ay ang pinakaunang smartphone na pumasa sa TÜV Rheinland Smartphone Reliability Verification. So itong TÜV Rheinland Smartphone Reliability Verification contains 22 major and 38 minor tests, covering many common usage scenarios of daily use, components reliability, and extreme environment. So in-upgrade ni Realme ang quality test ng kanilang mga smartphone to further improve the reliability of their smartphone. So ngayon 2020, marami nagsisilabasa ng mga powerful mid-range phone na merong reasonable price. At isa na dyan si Realme 7 Pro. Ngayon kasi pababaan na sila ng presyo tapos pataasan ng specs. And para sa akin, worth it naman ng pera nyo itong si Realme 7 Pro, at ire-recommend ko sa inyo to, mga ka-JVlog. Kung gusto nyo ng isang magandang mid-range phone na may gamit nyo sa online business nyo, magamit nyo pang games at pang online class na din. Dahil itong si Realme 7 Pro ay merong magandang display at camera, tapos powerful naman yung specs niya, mataas ang RAM at ang internal storage niya, at maganda rin yung kanyang processor na perfect of course pang gaming. Kaya kung naghanap kayo ng isang smartphone ngayong 2020 na pang matagalan, consider nyo na itong si Realme 7 Pro.